At muli tayong nagbabalik para sa another episode ng ating Noon at Ngayon. Hello everyone, my name is Fern and welcome to my vlog. Sa University Belt, merong mga universities na 100 years old na. Meron pa nga 400 years old. Kaya sa vlog na ito, samahan niyo ako na mamasyal sa University Belt at puntahan nga natin itong mga universities na 100 years old at 400 years old. Pero bago yan, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang student life story sa University Belt. Panoorin niyo to. Sa nobelang Americanization of Manila, isinulat ni Cristina Evangelista Torres na ang mga American colonizer ay may urban plan para sa Maynila. Gusto ng city planner na si Daniel Burnham na ang Santa Mesa ang magiging sentro ng edukasyon. Ngunit nais ng US government na ang mga institusyong pang-edukasyon ay matatagpuan malapit sa tanggapan ng US government. Isang hindi opisyal na pangalan ng isang de facto na sub-district sa Maynila kung saan matatagpuan ang bawat kolehiyo at universidad sa maiksing distansya sa isa't isa. Ang University Belt o U-Belt sa pinaiksi ay isang generic term sa isang lugar na may kumpol na mga universidad. Matatagpuan sa gitna ng Maynila, nakapalibot sa distrito ng Quiapo, San Miguel, Santa Cruz at Sampaloc. Ang Manila University Belt ay mayroon na ngayong hindi bababa sa 27 na kolehiyo, universidad, review center at vocational school sa lugar. Ang unang underpass ay nasa U-Belt na itinayo noong 1960s. Binuksan ang Lacson Underpass sa kahabaan ng Quezon Boulevard noong 1961. Ito ang nag-uugnay sa daan patungo sa palibot ng Quiapo Church. The Vehicular Underpass at the Intersection of Recto and Quezon Boulevard opened in 1968. Ang U-Belt ay isa ring paraiso para sa mahilig sa libro. Makakahanap ka ng mga bookstore kahit saan, sa loob ng shopping center, sa mga stand-alone na tindahan o kahit sa mga bangketa. Sikat ang Recto sa mura nitong mga librong pang-akademiko na hinihiling sa iyo ng iyong professor. You can also bind your thesis in a more affordable price. You'll be surprised at the selection of rare book titles that will make your bookworm heart flutter. Popular din ang mga street foods sa U-Belt. Bawat universidad ay may kanya-kanyang paboritong street food at delicacy. Hindi ka maaaring magutom kapag bumisita ka sa bawat paaralan. Magpakasawa ka sa pagkain sa murang halaga. Dahil nandyan ang fast food chain, Tapsilogan at Karinderia Joints. At halos walang katapusang hanay ng mga street food cart. Dumadagsa ang mga estudyante sa mga cart na ito kung saan makakabili ka ng mga paborito mong tusok-tusok treats gaya ng fishball, kikiam, kwek-kwek, tapos mayroon ding banana queue, kamote queue, balat ng manok at marami pang iba. At syempre hindi ka basta-basta mauuhaw dahil kahit saan ay makakabili ka ng bottled water, soft drinks, juices, shakes at mamimili ka na lang kung ano ang kaya ng iyong bulsa. Or kung ano yung mas trip mong inumin.
thousands of college students are flocking the University Belt every day. The congestion and bustle can be overwhelming for young men and women, especially those who are not used to the organized chaos of the Metro Manila. Student life is kind of like a first-timer trip to UBelt 2. It can be terrifying at first, but once you get hang of it, it's nothing short of exhilarating. Make the most of your college life in the University Belt. The National University, 1900. Ang National University o mas kilala bilang National U ay isang pribadong non-sectarian co-educational university na matatagpuan sa Sampaloc, Manila. Ang nagtatag ng universidad ay si Mariano F. Jokson Sr. Itinatag ang institusyon noong August 1, 1900 bilang Kolehiyo Filipino sa Quiapo, Manila. The first university to use English as its medium of instruction, replacing Spanish. KMF Jokson na tayo. Ito na yung National University. Isa sa mga 100 years old na eskwelahan dito nga sa Maynila. University of Manila, 1913. Ang University of Manila ay isang pribadong universidad sa gitna ng distrito ng Sampaloc, Manila. Ito ay itinatag noong October 5, 1913 ni na Apolinario G. de los Santos, Mariano V. de los Santos, Maria de los Santos, Buenaventura J. Bello at Antonio Rivero. Ang unang tatlo ay magkakapatid. Pinangalanan nila ang kanilang paaralan na Instituto de Manila pagkatapos ng lungsod ng Maynila at si Apolinario G. de los Santos ay nahalal bilang isang direktor ng paaralan. St. Rita College, 1907. Ang St. Rita College ay isang pribadong Roman Catholic Augustinian Recollect College na pinamamahalaan ng Order of Augustinian Recollects ng mga madre sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Plaza del Carmen, Quiapo, Maynila, kung saan matatagpuan ang Mother House ng Beaterio de Terciarias Agustinas Recoletas, ngayon ay Congregation of the Augustinian Recollect Sisters. Ito ay itinatag noong 1907 bilang Eskwela de Santa Rita, ang unang paaralan ng Augustinian Recollect Sisters na nag-aalok ng libreng edukasyon sa mga batang babae sa kindergarten at mga espesyal na kurso tulad ng Spanish, music, painting at embroidery. Dito nga tayo sa San Rafael Street. Doon sa dulo, yun yung Bilibid Viejo. Tapos yan yung San Sebastian Church. Tapos dito, ayan, St. Rita College. Ayan, isa sa mga 100 years old na eskwelahan. Okay, punta tayo ng National Teachers College.
Eh, so ulitin lang natin, ano, ito yung St. Rita College na isa sa mga 100 years old. Samson College of Science and Technology. So ito na yung National Teachers College. Tanduay Fire Station. Ayan, dito nga sa Legarday Street. Okay, so ulitin ko lang, ito na yung National Teachers College. Yan, sa mga kababayan natin na mga nag-aral dito. Ayan, comment kayo guys sa lahat ng mga nakapag-aral sa National Teachers College. So itong National Teachers College, hindi ito 100 years old ah. Isinama ko lang dito sa vlog natin. College of the Holy Spirit Manila o simpleng CHSM ay isang institusyong Katoliko na itinatag at pinamamahalaan ng Missionary Sister Servant of the Holy Spirit sa Maynila. Itinatag noong 1913 bilang Holy Ghost College sa pamamagitan ng imbitasyon ng nooy Manila Archbishop na si Jeremiah James Harty. Matatagpuan noon sa Legarday Street, ang kasalukuyang campus ay matatagpuan na ngayon sa makasaysayang Mendiolay Street sa loob ng Malacañang Palace Complex. San Beda University 1901. Ang San Beda University ay isang pribadong universidad na Katoliko na matatagpuan sa San Miguel, Manila. Ang pangunahing campus nito na nagbibigay tertiary education ay matatagpuan sa Mendiola. Mayroon itong satellite campus na nagbibigay ng edukasyon sa elementarya at high school sa Taytay, Rizal. Ang Benedictine College sa Alabang, Muntinlupa ay pinalitan ng pangalan na San Beda College Alabang, isang autonomous institution sa kabila ng pagiging kasapi ng San Beda University. La Consolacion 1902. The La Consolacion College Manila is a private Catholic basic and higher education institution run by the Augustinian Sisters of Our Lady of Consolacion in Manila. It was founded by the Augustinian Sisters in 1902 when the Apostolic Nuncio to the Philippines offered 10 Filipino nuns from the Augustinian Sisters of Our Lady of Consolacion a house near the Basilica of San Sebastian. Centro Escolar University 1907. Ang Centro Escolar University ay isang pribadong universidad sa Maynila. Ito ay itinatag noong June 3, 1907 ng dalawang babae, sina Librada Avelino at Carmen de Luna, at orihinal na tinawag na Centro Escolar de Señoritas. Ito ay naging universidad noong 1933. Ang orihinal na campus nito sa Parañaque ay bahagi ng sistema ng universidad hanggang sa ito ay inalis noong unang bahagi ng 1990s. Okay, so ito yung Recto Avenue, no, kung saan tayo galing. Doon papunta ng Legarda, tapos dito, Casal. Ayan. So mula dito sa taas, matatanaw na natin yung Mendiola, kung saan parating may rally noon. Ayan.
Okay, Mendiola na tayo guys. Dito, Legarda Street, papunta doon. Tapos dito, Casal Street. Ano? Ito na yung Mendiola. Ayan. Okay, Mendiola na tayo. Ito, CEU. Yan, CEU, Centro Escolar University. Okay, so CEU. La Consolacion College. Ayan. Tapos dito sa may kanan natin, yan yung College of Holy Spirit. Isingin mo siya. Matulad yan, siya nasusunod eh. Masakit dito, ano? Ulitin lang natin, ano, yung pinapakita kong mga school, mga university, ito yung mga 100 years old. Okay? So, ito yung San Beda College. Okay, so ulitin ko lang, ito yung San Beda. And the grand oldest of them all, the 411 years old University of Santo Tomas, year 1611. The University of Santo Tomas, also known as UST, is a private Catholic research university in Manila. Founded in April 28, 1611 by Spanish friar Miguel de Benavides, Archbishop of Manila. It has the oldest extant university charter in the Philippines and in Asia, and is one of the largest Catholic universities in terms of enrollment found in one campus. Tawid tayo guys. Okay, so dyan sa kaliwa natin, yan yung University of the East. Yan. Grabe, linis naman dito.
San Sebastian College, Recoletos. The Church of Manila. Ayan, so ito pa rin yung Recto Avenue, guys, ha. So aminin nyo, malinis ang Recto Avenue. Ayan, kita nyo naman sa mga dinaanan natin, malinis. Pero ewan ko lang sa gabi, ha. Okay, so ito yung Legarda Street. Okay, so ito, J. Figueras Street. Okay, Caicoy Street na tayo. Sa dulo niyan, yun na yung Espanya Boulevard. Makikita natin doon ang UST. Okay, so ulitin ko lang, Caicoy Street. So yung UST, hindi ko sure kung open na sila para doon sa mga pwedeng mamasyal sa loob. Pero i-try natin, ano, kasi ang alam ko pwede. Pero kung hindi man, okay lang na hindi tayo makapasok. Basta may pakita ko sa inyo kung nasaan ang UST. Okay? Okay, Espanya Boulevard na tayo. Tawid tayo ng footbridge. Okay, so yan na yung UST, guys. Whew! Pagod ako, ah. Okay, so ulitin lang natin, ito na yung
University of Santo Tomas. And dito nga sa España Boulevard. Ang linis naman ng España Boulevard. So ito yung kanilang marker. Ayan, so tinanong ko na si Kuya Guard, hindi pa daw allow pumasok sa loob. Ayan. Hindi pa pwedeng pasyalan. And until now, wala pang advice sa kanila. Ulitin ko lang ano, yung mga pinuntahan natin, yung mga ipinakita ko lang dito sa video natin, ay ito yung mga 100 years old na mga eskwelahan. Ayan, ng University Belt. Ayan. So, dun sa mga gusto ng part 2, pwede naman natin gawin yan. Pwede tayong gumawa ng virtual vlog para mapasyalan natin ang buong University Belt. Okay? So, again, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin. I'll see you again on our next vlog. Bye-bye. That I could form the words to make you see I'll never be the same Because of you I'm changed for the better And I just can't explain what it is you've done